Mga pare ko, chain cleaning ulit tayo at gamit itong aking DIY chain cleaner. At hayaan natin yung ating chain cleaner ang gumawa ng ating trabaho. At ang gagawin lang natin is paikutin natin itong ating gulong habang ini-sprayan natin siya ng tubig na may sabon. At ito na nga siya mga pare ko, after cleaning, rinsing, at ito na, ang ginagawa ko ngayon is drying. At to finalize natin, syempre ay lalagyan natin siya ng lubrication at maglalagay ako ng oil. Diba, napakadali lang mga pare ko, gamit yung ating DIY homemade chain cleaner. At ito na mga pare ko, kung mapapansin nyo, kakaiba yung kulay ng aking chain oil o chain lube. Kung makikita nyo, ganda ng kapit ng langis natin dahil hindi yan yung conventional oil na nilalagay natin sa motor na tulad ng mga ganito. At ito ay aking special oil na ginawa upang o para lang dito sa aking chain, at kasama ko na rin syempre yung sprocket. So yung aking front sprocket at rear sprocket. Kung makikita nyo mga pare ko, iba yung kulay nyo. Kulay maputi-puti at talaga namang sticky. At talaga namang makapal dahil yan ang requirements ng langis na nilalagay natin dito sa ating chain at sa ating gear. Dahil kung makikita nyo yung nire-required ng ating manufacturer sa pag-lulubricant nitong ating kadena, ayan, ang sinabi nila, gumamit ka ng CEA 80 and 90 at hindi CEA 40 dahil yung 40 ay masyado manipis at malabnaw, hindi tulad ng 80-90. Ayan, makapal yan at makunat yan dahil ang gusto nila is kumakapit dito sa ating kadena. At the same time is hindi naman siya masyado makapal dahil once na masyado makapal ay baka naman hindi pumasok sa mga singit-singit ng ating kadena. Kaya ang gusto nila is yun nasa tama lamang. Ang gamit natin dito ay talagang pang chain na lubrication ng kadena natin na makapal, matik. Ayan mga pare, makikita nyo yun, no? Kapal nyo, no? Hindi siya yung conventional lamang na langis. So yeah mga pare ko, ito yung video natin for today. At share ko sa inyo kung paano ko gumawa ng aking sariling chain lubrication o chain lube. Andito na tayo mga pare ko sa ating mahiwagang karton upang gawin ang ating chain tuner lubricating oil. So ito mga pare ko, ito yung kanyang itsura. Ayan. Super sticky na lube oil at perfect na perfect to sa ating mga kadena dahil ito ay nakakapagpahaba ng buhay at nakakapag-smooth ng pag-ikot niya o paggalaw niya at mababawasan din yung noise o diretsyang mawawala yung noise niya mga pare ko. So yan, yan yung ating gagawin natin dito sa ating mahiwagang karton. So yan mga pare ko, pasensya nyo na at tumulo. So kuskusin lang natin. Syempre ang kauna-unahan nating kailangan na gamit ay ang, so yan mga pare ko, pasensya na kayo, hindi po ito ice cream upang kainin at ito po yung walang laman at ang gagamitin lang po natin itong lalagyan upang dito tayo maghalo. And then secondly is yung ating panghalo. So ito, dahil maganda po itong panghalo, hindi po ito pang sipilyo, panghalo po natin yan. So yan ang ating kailangan natin gamit. And then syempre yung ating pinaka main ingredient kailangan natin. So unang tanong dyan mga pare ko, ano po ba yung sikreto ng nagkikis-kisang bakal upang hindi ito masira? So ano ba yung nilalagay natin dyan? For example, itong ating bearing, ano bang sikreto nito upang hindi agad-agad siya nasira dahil siya ay nagkikis-kisang bakal? So ayan mga pare ko, ayan, nasagot na ang lahat. Nayroon siyang krasa. At yan ang sikreto ng bearing upang tumagal yung kanyang buhay. At mga pare ko, hindi naman po sikreto yan dahil yan naman po talaga yung ilalagay dyan para lubrication. Kaya ang ating main ingredients mga pare ko ay ito na. Ayan, grease mga pare ko. At ito pa, mamili na kayo kung anong gusto nyong gamitin dito dahil ito ang ating main ingredients. Ito, isang set na to mga pare ko, at isang gawaan na upang makagawa tayo at matagal na natin itong gagamitin. Kaya ito na siya. Kumuha tayo ng isang kutsarang grasa at ilagay natin dito sa ating lalagyan. So, kung gusto nyo pang dagdagan, damihan, alam problema.
dahil ang ating concentration ay kailangan mataas itong ating grease, dahil mas maganda is malabot talaga upang kapit na kapit ito sa ating kadena. Pero hindi naman siya sobrang lapot dahil kailangan din niyang pumasok sa mga butas ng ating kadena. So ayan, and then ang susunod na gagawin dito is kailangan natin siyang tunawin. Kumbaga, gawin natin siyang paste. Kaya kailangan natin siyang lagyan ng ito, paint thinner. So konting-kunti lang para lang siya matunaw ng kante. So konting-kunti lang. Ayan, so yun, ganun. Konti na yung mga pare ko eh. Tansyahin nyo na lamang. So paint thinner ang ating ilalagay para mag-thin siya. And then syempre, eto na. Pasensya na kayo mga pare ko eh, at nawala ng volume itong ating video dahil napindot ko yata yung mute. Ayoko namang ulitin dahil sayang naman itong grasang ginamit natin, dahil okay na to mga pare ko, ready to use na to, at ready to use na tong ating chain lube. Dugtong ako na lang yung video sa pagsasalita is ang ginawa natin itong huli is nagdilute tayo ng grasa at gamit itong pinaka paint thinner. Then once na nadilute natin, napalambot na natin siya, is nag-add na tayo ng oil. Sa pag-a-add ng oil, dahil ito yung ating modifier, is pwede tayong mag-ratio. Depende yan sa gusto natin na na nipis or lambot. Pwede tayong mag-ratio ng 90:10. So 90% yung grease, 10% yung oil. At kung gusto niyo naman ng katulad nito, itong akin, ito masyadong yun, sticky siya. Ito yung ratio ko dito is 60-42. So 40% yung oil, then 60% yung grease. Ito yung nagawa natin na to. Ito ay nasa 70-30 naman to. So 70% yung grease, nasa 30% yung oil. So yan mga pare ko, yung thickness niya. At ito okay sa akin to, dahil medyo light lang naman yung gusto ko. Pero kung tagang gusto nyo ng heavy, ayan, kapit na kapit yan sa motor nyo, ay mag 90-10 kayo. So 10% lang yung oil, or either pure grease na ang gamitin nyo. So ayan mga pare ko, at ang susunod na gagawin ko lang dito ay ilalagay natin dito sa container, or either mas malaking container. Dahil itong nagawa natin na to, ito ay matagal-tagal nyo nang gagamitin. So yan mga pare ko, at ito yung ating ginawang chain lubricant. Kagandahan lang dito, once na naglagay ka, mapapansin mo medyo solid siya. Pero once na nadaanan na siya, ayan, natutunaw siya at nag-i-spread siyang kusa. Kumbaga, nagme-melt siya. So ayan, wala kang makikita na yung solid-solid dito. So nagme-melt siya, yan yung characteristic nitong ating ginawang chain lubricant. Pag nag-melt siya, is papasok siya sa mga singit-singit nitong ating kadena, at malulubrikan siya at dudulas siya at tatagal yung buhay ng ating kadena. So ito po yung ginagamit ko since noon pa, itong aking homemade na chain lubricant. So totoo lang mga pare ko, kamukha din po ito ng mga nabibili na chain lubricant, yung mga commercial type. Kaya nga lang to sa atin, ito ay gawa lang natin. Kaya ito yung ating ginawa is perfect na perfect. Kumbaga, parang melts in your mouth. Once na nadaanan mo siya, natutunaw siya, at yun ang papasok dito sa loob ng ating kadena. So yan mga pare ko, at hopefully nagkaroon kayo ng idea kung ano yung ginagamit natin na the best oil dito sa aking kadena.
At kung maano nyo, is pwede kayong gumawa. At yun ang inyong gagamitin. So ayan mga pare, hanggang dito lang po yung aking video. At okay na po to. At maraming salamat po sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.